What's going on mga Qdevice, Joe Moto here, and today is track day. Number one kalaban nila is target extension data. Okay, ayos to. Round 2. Sepwet muna, step number 1 is sepwet. Step number 2, angat, breakdown shift, right? Okay, so mga Qdevice, sisi pa kami dito ni Kenji. Tignan natin. Papunta tayo ngayon ng Clark International Speedway. Kasama ko si Ninong Ray at si Soju na nasa likod. Ayan, nasilip ito. Papagasan muna natin si Soju. Walang laman to eh. Mukhang hindi naman naalog sa expressway to. Tingin na rin natin ang laman to. Nakadala ko yung extra gulong natin eh. Ito yung stock turn ng 10R. Yan yung gagamitin natin mamaya. Hargaan lang natin si Soju. Sabi natin 11, nandun na tayo. 2 hours and 16 minutes yung biyahe. Huwag ka lang uulan. Ang dala mo, Kit? XR. Saan kaya pala ulit? Kapon lang. Tama natin ngayon sa track na to si Kenji. Hello guys, downgrade ako ngayon. Si Kenji, gamit niya ngayon itong 6XR na huwa lang kahapon. At si Coach. So, sila muna. Nice. So ngayon magpapalit tayo ng gulong mga Qdevice. Itong Road 6 natin from Michelin. Babalik natin yung stock para kahit paano mas maganda ilin and mas makapit. Daming bikes ng Team 6, no? Grabe. And kung wala kayong dalang suit ngayon, meron din silang mga suit dito. Hashtag Team 6. Normally boss, kapag track, ilan ang recommended na harap? 26 sa harap, 24 or sa likod. 26 sa likod. Namiss ko yung 6R ko ah. Gantong-ganto yun eh. May steering damper na pala to. M4 exhaust, katulad nung nakalagay sa 10R. Sa riding kasi, there are two types of conditions or environment na meron tayo. First is the uncontrolled environment. Pangalawa is the controlled. Si uncontrolled is ito yung mga nasa daan. Kahit sa iba marilaki tayo, may aso pa, makakawin na ng bigla, busa, makamote sa ano, sa marilaki, makasabay sa inyo. Yun yung uncontrolled environment. Sa controlled environment naman, dito tayo sa racetrack mismo. So, controlled siya in a sense na walang tatawid doon, walang aso, walang kakasabay na kotse, and lahat ng mga nandito, nagtitraining din. So basically, para siyang one-way na daan, pero kontrolado lahat. Kasi may mga marshals tayo dyan. So, mas safe dito. Pinaka-safe talaga na practice ng bumping or ring skills. Kung ano yung matututunan mo dito, you would apply it on the road. Pero dito, yun, dala mo naman yung sports bike mo. Inaayos na. So, wala kang magiging problem. It's panic reactions. Most sino na sa nag-ride sa labas, ginag sa Marilaki, yung iba nag-overshoot, number one kalaban nila is target fixation talaga. Target fixation, pagka mabilis yung takbo mo, lalo na dito sa racetrack, yung curve dito is pahaba talaga, yung mga letter C, always look for your money. Totoo yun. Kasi once na tumingin ka, ng diretso lang, lula ang abo ko doon. So how can you combat that? By turning your head. Pagkakaliwa yung corner, nakatingin ka sa corner, hindi lang mata.
It's your head. Turn your head. Tingin ka doon sa corner. Panic reactions natin is sudden braking. May tumuwid na aso. We grab him our brakes. Kahit na medyo malayo pa yan, advance na mag-isip eh. Nakikita niya, baka madisgrasya mag-saga sa angko. Brake niya. Bigla ito gumagalaw na lang ang kamay niya. Dada-demonyo ito mag-brake. Lagi. Pati yung clutch. Kaming tigas kasi ito, nagre-ready yung katawan natin sa send plan. Pero in reality, malayo pa pala. May chance ka pa na lumiko. So how can you counter it? Tingin. Relax your body. Tingin. Nag-brake. Smooth. So yun yung iiwasan natin. Paano ba yung linya natin or line natin? So ang pinaka-basic natin is outside, inside, outside. Ang meaning nito is you start from the outside. Kung pakaliwa tayo, we start from the outside, which is yung kanan natin. Ang inside natin would be our apex. So outside, inside, outside. Mamaya, ipo-point out yung apex. Paano ba tayo mag-gas? Bawal ang abrupt na pag ano na accelerator. Pihit ang accelerator. Kasi habang nakahiga ka, pinihit mo accelerator na, accelerator natin, ano mangyayari? Mawawala ng traction yung likod. Not unless may traction control tayo, which is maganda yung mga electronics natin ngayon, pero as much as possible, we need to be smooth. Paano ba yung pihit ng gasolina gum natin? Smooth lang, ano lang, 5%. Okay? Pakuha din ng... Kaya lang muna tayo saglit, tapos laban na. Tsaka 60. There are two types of steering kasi. One is direct steering. Kung mabagal yung takbo natin, ito yung direct steering. If you want to go left, you turn ang manabela sa kaliwa. Mm-hmm. If you want to go right, same as usual, punta sa kanan. Okay. Pero with a certain speed na tumatakbo ng motor natin, we use counter steering. So how do we counter steer? May dalawang klase tayo ng counter steering. Number one, the flick. So flicking of the bike would be hindi lang na pag-counter steer. As usual, it should be as smooth as possible para. So what we usually do sa mga baguhan at mga beginners natin is we teach them the basics of counter steering na pag tulak ng ano, if you wanna go left, you turn your handlebars to the right. Pag pakaliwa ka, medyo magulo siya pakinggan. Counter steering is, it should be as smooth as possible then. Once na pakaliwa tayo, we push our handlebars on the left to the right. Dito natin ipupush sa kaliwa. Kung pakaliwa tayo. So, ang mangyayari niyan is smooth lang yung pag-push din natin. So, ganito lang. So, hindi natin siya bibiglayin. So, ang mangyayari niyan, stick yung bike. Mag-ano siya, liliko talaga siya. Hihiga siya. So, smooth lang yung pag-ano natin. Smooth lang yung pag-counter steer natin. Which is, ito lang. No brakes pa rin. No brakes. Okay. One year lang. Bago yung gulong natin, may mga balay-balay pa pati. So baka warm up lang muna tayo sa isang lap or dalawa. Two laps. Two laps? Okay, sige. Warm up lang muna tayo ng gulong mga cutie pies. No brakes in fourth gear. Saka na tayo humiga. Sinalang sa truck tong si Soju eh. Grabe yun, no?
tayo sa gilid. Tapos apex. So once you chop the throttle, nagkakaroon ng imbalance within the bike. Kasi pag ginasan mo, yung the weight of the bike goes to the back. Pag nag-off gas tayo, or nag-brake, the weight of the bike goes to the front. As much as possible, we want the bike to be stable. Na okay yung balance niya with the weight balancing. Now with chopping the throttle, ang ginagawa ng bike mo, ito yung nangyayari sa bike mo. So yeah, you want to have that smooth throttle, tuloy-tuloy lang. So once we let go, when we put in the throttle, tuloy-tuloy yan. Once we let go, tuloy-tuloy na din yan. Hands off the clutch, fingers off the brakes, wala lang. Ganyan lang. Itong clutch, ginagamit lang natin to sa unang pag-andar. First gear lang talaga yan. And then the brakes. Ang brakes natin, kaya natin mag-brake ng 2 fingers na. And then, yung brakes natin, as much as possible, hindi ganyan. Is this 5%, 10%, ano yung madadagdag mo? Saan ka ba kukuha ng lakas? It's always at your core, down to your knees, down to your feet. Ipitin mo itong tangke. Remember, yung handlebar natin, it's just for the electronics. Okay? Part 2. Round 2. May bukas pa. Ginawa natin ngayon, anxiety reaction and yung throttle response natin, yung in and out natin, yung gear control natin sa bawat pasok natin sa mga corners. Okay din kasi simula nung na-discrasya tayo, medyo bumaba yung confident ko sa pagpiga eh, kasi nagiging alalay ako sa bawat piga ko. Para bang hindi nagiging buo yung loob ko kapag napiga ako. At least ngayon, medyo bumabalik na ulit. Okay din kasi step by step, natututo tayo ulit ng tama. At yung bago nating gulong, na stock tar, ito na yung itsura niya. Nakalbo na siya hanggang dito eh. Oh. Which is a good thing kasi maganda yung corner natin, maganda yung mga leaning natin. Pagpatuloy muna natin bukas at pagpahingay muna natin sa sojo. So, correct body posture is just ayusin natin na. Pag nasa straight tayo, tumatakbo tayo, wala tayo sa lituan. Our correct body posture would be down. Papansin mo, pag tinutula ko ito, nahihirap ako. It's because ito ka, kapit ka sa manubela. So, ang kapit natin sa manubela is not like this. It's good enough. Relax ka talaga. Pwede, pagdikan na ka-gulog lang. And always ride with one ball apart dito sa ano natin, sito. So, one ball apart, one fist ball apart. Tingin tayo sa straight kasi nasa straight pa tayo eh. Relax your arms. As in, super relax. Palingay ang chest dito lang. Ngayon, coming into the corner. Pakaliwa naman tayo, di ba? Unang corner natin is pakaliwa. So, what you wanna do is get up,
up, sabay yun sa brakes. May auto-brake tayo, may quick shifter tayo. Isasabay natin yung downshift natin, right? Fingers off the brakes. Pag nasa straight tayo, walang brakes. Okay? Nakikita mo na yung corner mo, pakaliwa, the first corner. Anong gagawin natin? Yes, tingin na tayo sa corner. Head turn to the corner. Then, brake downshift. Tulak natin ng konti and point your chest to the corner. Okay, wala, di pa tayo nagkakatampad, di ba? Pagka straight, tingin tayo sa straight kasi. Okay, coming into the corner, first corner, umabot tayo sa braking point natin. Angat, brake downshift. Okay, brake downshift after that. Lagyan muna natin ng gas to para suabi yung session natin ngayon. Tingin ni Nong Ray. Ang dami palang sideline, no? Ilan na lang natitira dyan? 4 litro? So, body positioning tayo ngayong araw, mga K-Device. Okay. Itawan na natin yung clutch din natin. Kailangan niya. Ang hirap magsalta kapag nag-aaral ka. Okay, panalo. Body position na tayo ngayon. At, hindi okay na lahat, hindi niya okay na body position tayo with knee, ano na, knee out. Sa paikot, throttle control, linya, on-point yung braking mo, lahat okay. So, advance tayo with the next level na. While riding, straight, ito yung straight position natin, di ba? Kita mo kamay ko, relax. Wala akong kawa. Relax lang ako, nakatingin ako doon. So, coming in the straight, pagpa-corner na, pwede na yung corner, nakikita ko first corner. Upwet muna, step number 1 is upwet. Step number 2, angat, brake downshift, right? So, brake downshift, pagkatapos ng step number 2, is, nakatingin ka na sa corner, that's step number 3. Alam mo na kapakaliwa ka. Step number 4, is counter steer with your knee out. Sabay yung dalawa. Counter steer, knee out. Okay? Pagkatapos mo mag-knee out, counter steer, is push your upper body. Okay. So your arms doesn't need to be straight. Stay in that position. Gas. Pagka-gas natin, apex is equal to gas. Hinay-hinay natin ipapasok pati tayo patawag natin. Straight na naman yan. Unfortunately, mga K-Tipies, may mga langis yung bawat corners. Pero, as of now, nililinisan na. May fire truck. Hindi ko lang alam kung asa na ngayon yung fire truck. Hindi ko alam kung galing sa motor o sa kotse. Pero, anyway, mabilis naman yung action nila dito. Okay, so mga K-Tipies, sisipa kami dito ni Kenji. Tignan natin. Sa X6R kami dyan, sa X10R. At, let's see. Two laps lang tawa kay device. Thank you.
Nice. Oh. So before we end this video, mga Cutie Pies, we would like to thank Chef, our coach natin. Coach Nahel, maraming salamat sa pagtuturo. Coach, anong pahay mo sa mga first-timer dito sa CIS? Number one, it's always keep safe. Safety is the top priority talaga dito. And for you to be safe, you need talaga prior training for riding the track. Kasi ang akala kasi ng iba, mabilis lang mag-race track since it's a controlled environment. Ginagaya nila sa public roads, which is, ang race track kasi medyo mahirap yan. Wala kang training kasi the race is built challenge the skills of these riders. So kung gusto nyo mag-ride, there are a lot of schools here. Dito din yung SEC Motorsports, meron din. We have champion coaches na available. And soon, mag-open din yung school. So kasama ito sila, magiging classmates nyo sila. Magkikita-kita kayo lahat dito kung sabay-sabay kayo magpa-practice. So ang advice ko lang talaga is, never ride without prior learnings. Yung YouTube learning pwede, pero iba talaga yung may mag-guide sa inyo dito sa racetrack. Hopefully magkikita-kita tayo soon and good luck sa journey natin sa pagra-ride dito sa public road. Have a safe ride lagi. Brother Kinch, ano masabi mo sa training natin ngayon? Ayoko na, nag-drug eh. First time niya mag-drug. Napakasaya, napakasarap pala ng feeling nung pag nakuha mo na yung tamang technique. Kaya napakahalaga talaga na may proper coaching and proper training. Madali lang kasi bumiga yung straight. Ang mahirap yung ganito. Talagang proper position. Pag gusto nyo magwaswasero dito. Ito yung sa public road. Iwasan na natin yan. And also, we would like to thank siyempre Boss Brian of SEC Motor Supply na Sir Stephen, siyempre. At sa lahat ng bumubuo ng SEC sa mga hindi mo namin nabanggit. So, maraming salamat. Invite natin. Yung SEC Racing Team natin may karera sa Clark this July 8 and 9. Okay. Nod tayo. Sa lahat ng riders, open po dito sa Clark. Wala po tayong entrance fee. Makakanod tayo ng libre dito. So, pasalamatan si Brother Ram. Pagsama sa atin, maraming salamat. So, yun mga kitipas, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at kumilig kayo sa mga ganito content. Huwag kayong mag-alala, nasa tamang channel kayo. So, make sure to press the subscribe button dyan sa baba. So, mga kitipas, yun na yun. Ride safe.